Okay, nandito tayo sa ating GCash application. So, possible na pinanood nyo po yung video kong ito dahil may problem po kayo sa pag-login ng inyong GCash account. So, common problem po natin ay nakalimutan po natin yung ating MPIN. Tapos, dahil sa nakalimutan po natin yung MPIN po natin, nag-exceed limit po tayo. Okay, so ipapakita ko po sa inyo kung paano po, kung ano po ang nangyayari sa ating GCash account pag nag-exceed limit po tayo. So, ika-count po natin ha, kung how many times po tayo po natin, how many times po makikita natin kung nag-exceed limit na po tayo. So, first, ipapakita ko muna po yung original password ko sa lahat. Okay. 900. Okay. Yan, pumasok ako. So, balik tayo. Okay, ngayon naman, what if nakalimutan ko yung password? Kagaya sa iyo, ikaw na nanonood diyan. Please subscribe ha. Paki-like na din kung nagusto mo po yung video ko. So, kunwari, kung ikaw ay ito na may nangyari sa inyo. Nakalimutan yung number. So, count natin. I-count pa natin yung mali. First. The MPIN enter is incorrect. So, incorrect. Sinubukan nyo pa ulit. Pangalawa na to. So, incorrect pa rin. So, minsan-minsan talaga nakakalimutan po natin yung ating MPIN. So, sinubukan yung ibang password. Pangalawa na po yun ah. So, ito yung pangatlo to. Incorrect. Ulitin natin. Exit limit po ta. Pang-apat po to ha, pang-apat. Okay. Retries have been exceeded. So, ito po ang nangyayari kadalasan sa ibang user ng GCash account. So, try po natin resetting MPIN. Ito din po ang ginagawa ng iba. Natin. Ayun. 14-3-3-50. Okay. So, follow this step po ha. Pinakamabilis po to na process. Pag-reset. So, mayroon po tayo na-receive na email address. Verification code 256502. 256502. 256502. Enter new MPIN. Ilagay po natin yung ating bagong MPIN. So, nakalimutan ko na. So, gawa po ako ng bagong MPIN. 9111. So, apat lang po yung number ha. Apat lang po yung number na pwede po nating gawin.
para sa ating bagong MPIN. So, mabilis na po ang mag-recover po ng MPIN ngayon. Easy na lang po. Reset MPIN successfully. You have been successfully reset your MPIN for your protections. Make sure regularly change your GCash MPIN. In case your face or fingerprint plugin are enabled, we have enabled security reasons. So, mabilis na po ang pag-process ng MPIN ngayon. Kung nakalimutan nyo po, kung nag-exit po tayo sa limit, yun na po. Kasi po, hindi po talaga may iwasan natin, lalo na pag mag-withdraw po tayo ng ating pera sa MasterCard ng GCash at di nyo po na-input ng mabuti yung number ng MPIN nyo, talagang mag-error po tayo. So, subukan po natin yung ating pinakabagong MPIN. Okay. So, pumasok po guys. So, sana po ay nakatulong po ako sa inyo in this process po. Pinakamabilis na po at pinakasimple po mag-reset ng MPIN ngayon. So, no need na po yung dating procedure. Ito na po yung pinakalatest po na procedure na ginawa ni GCash. Thanks for GCash. Thank you po na nag-update po kayo sa inyong system. Di na po nahihirapan yung mga client o customer na may account po sa GCash. So, yun lang po guys. Sana po ay nakatulong po ako sa inyo. Then, have a nice day and God bless po. Then, don't forget to follow, to subscribe me, and kung nagustuhan nyo po yung video ko, paki-like na din po. Yun lang po.